nagsabi sa akin na hold up ka daw ng isang gabi. Oo. Pero okay na yun. May tumulong naman sa akin. Wala naman nangyari sa akin masama. Sa susunod, Rosario, sabihin mo lang kung gusto mo magpasundo, magpahatid sa bahay, ha? Hindi na, Kael. May usapan naman kami ni tatay na magkikita na lang kami dito sa sakayan. Hindi, Rosario. Hindi pa rin kayong ligtas. Hindi na, salamat. Rosario. Kael, ano ba? Ilang beses tayo nag-usap pa. Hindi ko na alam kung anong paliwanag pang gagawin ko sa'yo. Kael, hindi kita sasagutin. Sana noon maintindihan mo na yun. Kael, tigilan mo na ako, please. Rosario! Juan! Uy! Ayos ah, nakakalakad ka na ng mas maayos ngayon. Oo. Wala ka sa upalto sa pagpapatingin sa therapy ko eh. Kaya nalakad ko na kahit papano. Ako, okay lang yan. Basta importante, ituloy-tuloy mo lang yung pinapagawa sa'yo ng doktor mo. Oo naman! Eh, ngiti mo pa lang eh. Pakiramdam ko. Gagaling na agad tong tuhod ko eh. Bolero ka talaga? Hindi naman. Sorry, may iba nga pala ako. Matagal ko na sana gusto itanong sa'yo, kaso naiiya ako eh. Meron ba kayong tampuan o hindi pagkakaintindihan ni Kael? Bakit mo naman natanong yan? Eh, paano nung huling dumalo kayo dun sa hospital? Parang hindi kayo galing papansinan. Ang totoo niyan, sa akin wala naman talaga. Pero si Kael kasi, ayaw pa rin niyang tumigil sa paniligaw niya sa akin. Kahit sinabi ko na huwag na, mapilit pa rin siya eh. Juan, baka pwede mo naman akong tulungan. Baka pwede mong kausapin si Kael. Siyempre, ayoko naman masayang yung friendship namin dahil binasted ko siya. Gusto ko sana magkaibigan pa rin kami. Huwag mo na isipin yun. Yaka-yaka ko na yun. Nakausapin ko siya para mag-iis kayo. Salamat. Hello? Juan. Nangamusta lang? Ayos naman po ako. Eh, natanggal ko na po yung benda dito sa tuhod ko. Nailalakad ko na po kahit paano. Bakit po kayo napatawag? Wala ka pang gagawin ngayon. Kung pwede sana eh, puntahan mo ako dito sa opisina. Meron tayo pag-uusapan. Oo naman o! Ano po ba yung pag-uusapan natin? Sasabihin ko sa'yo kapag narito ka na. Hintayin kita? Oh, sige po. Pupunta po ako dyan. Sir Alejandro. Tara, tinda kita. Sige. May mo na ka. Mabuti naman at nakarating ka, Juan. Oo naman po. Basta kayo nagpatawag sa akin, sigurado pong darating ako. Juan, matagal ko na gustong personal na pasalamatan ng vigilanteng nagligtas sa aking buhay. Akala ko hindi na mangyayari yung pagkakataon na yan. Ngayon, maswerte pa rin ako. Dahil nangyayari yung pagkakataon inaasam-asam ko. Juan, maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Sir Samuel, baka ho nagkakamali kayo. Kahoy ko lang ho yan eh. Saka tignan nyo, diamak naman ang spogi ako dyan. Juan, mahirap ipagkaila na hindi ikaw to. Sir Samuel, matanong pa lang ho, bakit ho ba matagal na kayo interesado sa vigilante? Eh, matagal lang wala akong balita sa kanya. Bakit nga ba tinigil mo ang pagtulong sa mahirap? Ang pag-vigilante mo? Nagkakamali po kayo. Hindi nga po ako yan.
Bakit nga ba bigla lang nawala ang vigilante? Malay ko, eh baka ho busy. Baka ho maraming pinagkakabalahan. Saka hindi nga po ko naniniwala sa vigilante yun eh. Eh mali nga po yung ginagawa niya kasi nilalagay niya sa kamay niya yung batas. Eh trabaho ng mga pulis yun. Juan, malaki ang paniwala ko sa magandang intensyon ng vigilante. Kailangan ng makapuspalad ang isang taong makatulong sa kanila laban sa mga kriminal at masamang loob. Kaya narito ako. Handa akong tulungan ka. Ano ibig niyong sabihin? Bibigyan kitang sapat na pera para sa pag-vigilante mo. Additional martial arts training. Special gadget na kailangan mo para magkaroon ka ng edge laban sa organized criminals. Lahat yun bibig ko siya, Juan. Pasensya na po. Kasamay, pero hindi ko matatanggap yung inaalok ninyo. Saka kung ako matakali yung vigilante yung sinasabi ninyo, palagay ko wala na ako magagawa sa inyo. Nihalos hindi na ako umalakad. Excuse me. I'm in the middle of a meeting. Okay? Sabihin mo na, I'll meet him outside. Juan, meron akong importanteng taong kausapin sa dali. Gusto kong pag-isipan mo sinabi ko sa'yo. I'll be right back. If you need anything, just tell my secretary. Here at home.